What's up, palapay? Muling nagbabalik si Bong Dubirahit para naman magbigay ng panibagong kwento at magandang tanawin sa ating pupuntahan. Panibagong aral, panibagong diskarte. Magandang buhay sa inyong lahat, mga bay at mga ka-Bong Dubirahit dyan, no? No? Mga bis. So, mga bay, nagkaroon na naman tayo ng isang biglaang biyahe, no? So, papunta tayo ngayon ng Kalawag. Kalawag Quezon again, no? Pero medyo late na ako kasi dapat alas 4 nakaalis na sana ako ng bahay. Pero dahil medyo masama kasi yung tiyang ko kanina, hindi ako agad nakabangon. Ayan, so inayos ko na lahat kagabi pa lang yung dapat kong i-check dito kay 6:50 bago ako bumiyahe ng Kalawag Quezon, kasi alam nyo naman na medyo malayo-layo yun, no? So, share ko lang din sa inyo itong ano, mga bay, itong nakabit kong bagong gulong na Sineos, no? Sineos ang brand, no? So, standard size pa rin, 160x70 yan. Pero may pinagkaya pa siya ng konti dun sa last na pinagpalitan ko na Michelin tire. May parang may pinagkaya pa siya konti, no? Kasi itong si Neos, para lang siyang ano, tawag niyan, yung pang daily use, yung pang ano lang talaga, pang touring ganun. Wala siya masyadong ano sa gilid, yung bambanking ka. Para siyang two-wheel. Basta ganun. Ganun lang, mga bay. Papakita ko rin. Ayan, so ang sinayos kasi, mga bay, limit ko lang itong nakikita sa mga underbone at scooter. So ngayon, hindi naman dahil sa nagtipid tayo o dahil sa nakamura, gusto ko lang subukan din yung performance niya at quality. Kung pwede ko ba siyang i-recommend sa mga katropa natin dyan, no? Sa mga kapay natin dyan. And then, ano pa ba, mga bay? Ay yung pang daily use kasi, mga bay, eh, no? Araw-araw kasi yung gamit ng 650. Pagka masyadong mahal yung gulong natin at mabilis maubos, no? Iyak naman tayo dyan. Iyak yung kabibili ng gulong. Kung puro palit tayo ng gulong. Kaya nag-ano na lang tayo ng gulong na pang daily use na maaasahan din naman. So ngayon try ko itong Shinko ay itong Sineos. Kung good quality and performance, no? Kahapon ko lang ito pinakabit, mga bay. Ayan. So ayun lang, mga bay. So bago tayo magsimula talaga, ipapakita ko sa inyo yung mga magagandang tanawin pag nabiyahe kami ng Kalawag. Yung mga view deck ng bayan ng Quezon, yung Tanaw Mo, yung Karagatan at Kabundukan at Kagubatan. So, tara! In 1, 2, 3, 4! No. Ayun. Yun yung bayan ng Gumaka, mga bay. Yun. Yan. Bayan ng Gumaka, yan. So, tanaw na tanaw dito yung dagat. Ganda, no? Kapal ng gubat, napakaraming puno ng nyug. Ayan, ito naman yung palibot. Ayan. Bypass road. Ganda. So, next natin dito ay Kalawag. Pero, ang Kalawag kasi, mga bay, ay ano, Lopez. Wala naman siyang ganong overlooking na pwede mong makita. Pwede mong puntahan at pasyalan. No? Ayan. Ang Gumaka at Atimunan yung may mga overlooking. Ayan. Ganda. So, lipat tayo ulit. Biyahe tayo ulit. So, ayan, mga bay. Kung galing kang Maynila at dadaan ka dito sa bypass, kung tatagusin mo to hanggang dun sa may ano na, Pabicol na kayo or Palopes or Kalawag, meron kayong madadaan ng konting rough road, no? Rough road na, hindi naman talaga totaling ano, basta rough road lang. Yan. Bypass ng Gumaka. Yan. Medyo malayo-layo siya kung sa bayan kayo dadaan, kasi ang bayan ng Gumaka, mga bay, traffic din yan. Naging heavy traffic din dyan. Kasi hindi kasi nakakadaan
dito yung malalaking truck, no? Dahil pahon din yung mga talaga loaded na truck, baka hindi kayanin, hindi makaahon dito. Ayan. So pagbalik na tayo, balikan lang itong ginawa natin. Ayan. So yung pagkuha ko ng video ay pabalik, no? Kasi kanina nagmamadali ako dahil may naghihintay sa atin doon. Nagpanagpo na lang kami sa labas, hindi na ako pumasok sa area. Paputik. Ayan. So ito yung masisilayan natin dito pagkasabay pa tayo dumaan. Matalang lang kami dumaan dito, mga bay. Limit kasi doon kami sa bayan talaga, kasi dito bay medyo malaylayo, no? Tapos pag sa gabi parang maiilang ka dahil walang ilaw, madilim. Pero may parts naman din na may ilaw na. Yan. Woo! So next natin ay yung dagat naman. Dagat yung makikita natin. Ayan. So tara, dagat tayo mga bay. In 1, 2, 3. So dito naman tayo sa dagat ng Atimunan, no? Ayan mga bay, no? Okay din. Hindi man ganun kalinis yung dagat, pero kung tatambay ka at panandalian din na marirelax ang iyong isipan dahil sa ganda ng makikita mo dito. So ayun yung bayan ng Quezon-Quezon siguro. So yung isla na yan mga bay, yan, kung nakikita mo ng cam, papunta dyan ay Roro, yung barko, no? Kasi wala ata siyang connecting road, no? Kung pag pwedeng magsasakyan papunta dyan. So doon ka talaga sa pier ng Atimunan, patawid dyan. So ang pagkakalam ko, meron din ditong papuntang Impanta, no? Hindi ako sigurado mga bay kung meron ba. Ayan, ito yung karagatan ng Atimunan. So pag dadaan tayo dito, ito naman yung makikita ninyo. Ayan, so paakyat na tayo ng ano mga bay. Next natin ay yung diversion ng Bitukang Manok. So kasi yung Bitukang Manok temporary close kasi ginagawa yung kalsada, no? Ito ang kagandahan talaga ng pag nasa biyahe ka, no? Tapos sa probinsya ang iyong pupuntahan. So marami ka talagang makikitang magagandang tanawin, no? Isang natural na kalikasan ang makikita natin. Tanggal stress, tanggal pagod dahil malamig sa mata at maliwala sa paghinga, walang populasyon. No, unlike sa Manila, puro building, usok, pabrika. Ayan, tapos puro class na restaurant. Puro ganyan lang masisilayan. Ayan, so dako tayo ulit doon mga bay sa diversion ng Atimunan. Punta tayo doon mga bay. In 1, 2, 3, 4. So ayan mga bay, dito na tayo sa Bitukang Manok. So ayan. So dapat doon ako sa kabila dadaan. Pero open naman pala yung pagkagaling ka ng Bicol or Quezon, Lopez or Gumaca, yan. Open siya. Pero yung pabalik ay yung galing kang Maynila, close kasi inaayos yung kalsada dito, no? Yan, ito naman yung makikita dito sa Bitukang Manok. Napakakapal na gubat at yung sigsag na kalsada. So kaya tinawag siyang Bitukang Manok dahil paliko-liko yung kalsada, no? Yan, so no, yan. So actually dito mga bay, dalawa dito yung Butik, no? Yung overlooking, yung diversion road kung saan yung truck lang ang pwede. O, no? Yung doon dumadaan yung mga truck, kahit mga four wheels pwede naman doon. Mas para sa akin, para mas maganda ang view doon dahil
kitang-kita mo yung lugar ng Pagbilao at Lucena kasama yung dagat. May kita mo yung napakagandang view doon. Pati na rin yung natural na kalikasan kagaya nito na napakakapal ng puno, mga gubat. Napaka-amazing dahil na-preserve yung gantong gubat. Hindi pa siya nakakalbo, hindi pa siya na tawag niyan, hindi pa siya tinotroso. Ganyan, no? Yan. So, mamaya lang mga bay, pauwi na rin tayo, diretso na tayo. Ayan, gusto ko lang i-share sa inyo yung kagandahan ng lugar. Ayan, so kahit gano'ng kapagod sa biyahe, pagka nakita mo na yung lugar na pupuntahan mo, eh talagang mamamangha ka, marirelax, mawawala ng konti yung pagod mo, no? Ayan, so mamaya, tapusin na rin natin itong vlog natin pag once na nakarating tayo at yung experience ko sa gulong, no? Kung okay na, kamusta naman yung performance ng gulong, no? Kasi hindi siya ganun kamahal kung ikumpara ko sa iba. So ayan, kita-kits tayo mamaya mga bay, dyan lang kayo. Ayan mga bay, natapos na yung ating gala for today. So dito na tayo ulit sa Sungai Road. Ayan, so hope nag-enjoy kayo sa ating paglalakbay. Yung naibahagi ko sa inyo na tanawin ng probinsya ng Quezon, no? So dito na natin tatapusin yung ating vlog. So about nga pala dito sa gulong na nabili ko, na talagang affordable na affordable yung presyo niya, no? Sa halagang 3,800, no? So pwedeng-pwede na siya pang daily use, no? Pagdating sa cornering, okay naman. Kahit medyo basa-basa kalsada, okay naman. Pwedeng-pwede na pang araw-araw, no? Sineos, no? Sineos brand. Hindi man siya kagaya ng mga Pirelli na talagang bilog na bilog. Kasi ito parang hindi siya ganun kabilog, no? Kahit last time na gamit ko ay Pilot Michelin, no? Yun. Medyo bilog siya, parang pwedeng pang race track, parang ganun. Ito hindi gaano. Yan. So tips na lang para sa gustong naghahanap pala ng affordable na gulong. Affordable yung presyo at quality naman yung performance. So tignan nyo naman, di ba? Nasa card line tayo pero okay naman din siya sa banking. Ayan. So gusto ko lang i-share to para sa naghahanap ng medyo mura na gulong pero quality yung performance. So Sineos brand. Yan. Ito yung gamit ko sa likod. So okay naman. Okay. Salamat Sineos brand. Mura. Kasi pag masyadong mahal yung gulong natin tapos daily use yung bike natin, masyadong masakit pag naubos agad. Kawawa naman yung tigabili ng gulong, no? Yung boss natin. Siyempre pagka yung tagi 11,000 na gulong, 1 piraso or 9,000, 8,000. So tumatagal lang sa akin ng 4 na buwan. Ubus na agad, bili na naman. O di ba, ang mahal, mahal tapos ubus na agad. Ayan, so hope meron kayong natutunan at nakuhang diskarte mga bay. Kung natuwa kayo dito sa vlog natin, please don't forget to like and share and subscribe na rin. Ito yung page ko mga bay, kayo nang bahala, sana supportahan nyo ako. At para lagi tayong magkakasama sa next nating paglalakbay, sa mga lugar na pupuntahan natin at mga kwentuhan. So ito nga pala si Born to be Ride, peace sa inyo lahat.